Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito po tayo sa panibagong episode po natin at alam ko po marami po tayong matututunan ngayong araw po na ito at meron po tayong mga guest speakers po ngayon na alam ko po ay magbibigay tulong po sa atin patungkol po sa digestion. No? Kaya kung meron po kayong mga katanungan dyan patungkol po dito sa tatalakayin po natin ay patuloy nyo pong ilagay yan sa ating comment section box para at least ay masagot po ng ating mga guest speakers po dito. Alright, sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matutunan ngayong umaga pong ito. I-welcome ko pong aking mga guest speakers ngayon. Walang iba kundi si Doc Eugene at si Ma'am Shiela Tiru. Hello po ma'am, magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat. At maraming salamat po sa pag-iimbita ninyo ulit sa amin dito. Good morning po. Good morning po. Yes, Ma'am Eugene. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Sana manood po kayo hanggang sa matapos po nito. Sigurado, marami po tayo matututunan po dito. Ayan, thank you po. And also, nandito rin po aking mga nagagandang mga co-host para po sa kanilang unang pabati rin po para po sa inyo. Yes, Ma'am Baby. Hello po, isang magandang umaga po muli sa inyo lahat dyan. At ngayon ay maganda ho ang ating pag-uusapan. Kaya yes, Gandang ho kayo. Mag-enjoy ho tayong lahat at intindihin ho natin ang i-discuss po ni Dr. Eugene at ni Ma'am Shiela ngayong umaga para lahat po tayo ay matuto. Yeah. So yun lamang po muna at para mahaba-haba po ang ating discussion. Thank you so much po. Yan. Ayan, maraming salamat po. Kaya magtutuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion at ipag-pray nyo po ang aming internet connection no, para po at least tuloy-tuloy po yung discussion po natin. Alright, sige. Ma'am Shiela, kayo na po. Good morning po ulit. Apo, ito po ma'am. Pag-uusapan po natin ngayong umagang ito ang kahalagaan ng ating digestion. Yun. So, digestion is very important. Napaka-importante po niyan para i-break o itunawin yung pagkain na nasa loob ng ating katawan upang ating magamit para sa ating kalakasan, growth at pang-repair din ng cells. Yan ang kahalagaan po ng ating pangtunaw. Alam po natin lahat na ang pagkain ay napaka-essential para sa ating pang-araw-araw na galawin. Tama ano po. Ganun din kasi yung lasa ng pagkain na nai-enjoy din natin yan. Pero ang pagkain po, ng tamang pagkain ay hindi natatapos ang kanyang paglalakbay doon sa nutritional story. And just because something makes it to your stomach doesn't mean your body will actually use it dun sa kung anong intention mo sa pagkain na ating kinain. Kapag tayo po ay kumakain, ito ay mga pagkain na ito yung mga staple food natin. Ang mga ito ay pagkain pa, hindi pa sila mga nutrition, hindi pa sila mga nutrients na agad-agad. So kailangan munang i-digest at iproseso ng ating katawan para maging isang sustansya na siya namang ating magagamit. Ngayon, sa ating pagkain, alam naman natin, no, magmula sa bibig, munguin natin yan, pababa papunta sa tiyan, sa esophagus, sa tiyan, at doon magkakaroon ng digestive juice at mga iba't iba pang proseso para maganap ang isang pagkain na maging isa siya, matunaw doon sa ating tiyan. Apo. Kasi ang tiyan, kukunti lang naman ang kanyang naha-absorb. Ang primary na trabaho ng tiyan kasi ay para lang siya chopping board, taga-tunaw. Liwanagin lang po natin yung tiyan, yung stomach po. Mm-hmm. Kasi baka yung iba na sa isip niyo, yung malaking tiyan. Ang tiyan po, para lang siyang mixing bowl. Yan, para lang siyang mixing bowl nung lahat-lahat ng kinain natin at para rin siyang mayroong chopping board doon na naghahati-hati ng mga pagkain na ating kinain. Sa bawat tiyan po o sa bawat pagkain na ating kinain, kailangan maximum of 4 hours, dapat 3 to 4 hours yan
tunaw na siya. Pag hindi pa tunaw yan, may problema. May problema na. O, tama. That's what you call the gastric emptying time. Mm. Tama po yun. Opo. So, ngayon, ano ba ang mga nutrients na inaabsorb ng ating katawan? Dalawang uri ng nutrients ang inaabsorb ng ating katawan. Isang macronutrients at saka micronutrients. Uh-huh. So, ang macronutrients, yan yung mga carbohydrates, proteins, and fats na agad-agad na nagagamit ng ating katawan para doon sa energy sources. Samantalang ang micronutrients, ito yung mga vitamins, minerals na indirectly influence available energy by serving as catalyst nitong release ng mga macros. So dalawang uri yan. Dalawang uri ng nutrients, isang micronutrients at saka macronutrients. But unless of course itong mga nutrients na ito, unless sila ay efficiently maabsorb ng ating katawan, dahil kung hindi, wala rin silang saysay kahit sila ay maging macro o micronutrients. Ngayon, where are the nutrients absorbed by the body? Saan ba yan na-absorb sa katawan? As I said po kanina, ang tiyan ay isa lamang siyang, nagsisilbi lamang siyang mixing bowl. Para lang siyang tangke na kung saan pumapasok yung ating mga pagkain at doon din natutunaw o nahahati-hati ng konti-konti yung mga pagkain. Yan ang journey ng ating pagkain. At ang ating tiyan, kailangan po yan na may maintain yung kanyang pH o yung kanyang acidity na nasa pH 4. Kasi yung mga acid din na yan, nakakatulong din yan para makapagpatunaw o makapagtunaw sa ating pagkain. Pwede pong sumingit po dito? Kasi yung pH ranges between 1 and 4. Ibig sabihin po, napaka-acidic po ito. Mm-hmm. Kaya pag sinabi natin may hyper-acidity, mas mababa yung pH. Mm-hmm. So the more acidic it is. Kaya tandaan nyo po, kaya yung nakakatulong na mag-digest ng ating pagkain, kasama na po yung hydrochloric acid po. Hydrochloric. Yeah. So yan na, hydrochloric at saka yung acidic acid sa ating katawan, isa yan sa mga nakakatulong para tumunaw at ang mga pagkain na ating kinakain. Kaya nga yung sobrang mga antacid na mga gamot, hindi sila masyadong maganda. So pagkatapos yan, of course, keep in mind po na ang ating tiyan ay habang ito ay nasa kasagsagan ng paghahalo ng pagkain na ating nakain, wala nang po pwedeng pumasok dyan maliban doon sa alcohol. Kaya nga, madalas kapag halimbawa yung isang tao kakakain lang yan, wala siyang tigil na kumakain, yan yung mga tao, doktora, na parang mas doon sa paglaki ng tiyan, anong tawag po doon? Yung nagbo-bloat? Nagbo-bloat yung kanilang tiyan. Oo. Mm-hmm. Dahil kapag uminom na tayo ng tubig, sarado na yan eh. Dapat sarado na. Opo. Hayaan na natin siyang magtrabaho. Pero dahil kung minsan gusto mo pa rin kumain, kain ka pa rin ng kain, di ba? So yung iba doon, yung huling kinain natin, yun na yung halos ang karamihan na nangangasin. Hindi na yung nauna. Kasi nga po, hindi naman yung stomach natin ay umiikot siya ng umiikot eh. So kung yung huli mong ininom, huli mong kinain, ay mas digested na kasi palabas na papuntang small intestine yung nasa ilalim. Oo. So yun, parang di ba pag uminom tayo, normally tapos na. Pero may mga tayo, actually nangyayari yan sa pang-araw-araw nating buhay. Nakainom na tayo, gusto pa natin ng dessert. Mm. Gusto pa natin ng coffee. Ah. Yan yung mga nangangasim, yung mga nasa upper part. Kasi hindi na siya nakakapasok doon. So yun yung mga nangangasim na kumisa nagpo-birth tayo dahil na doon. Siguro nakaranas na rin po kayo nito yung tinatawag nating impacho. Oh, po. Or para nasobrahan. Indigestion. Pag sumuka kayo, ang unang lalabas, yung huli mong kinain. Mm. Yun na siya. Hindi na yung dati. Yung huli na. So yan, magmula sa bibig, esophagus, after esophagus, sa tiyan, and then yung next step noon is the small intestine. Opo. So ulitin ko po, yung tiyan natin, hindi po yan siya gaanong nag-absorb ng nutrients. Mixing bowl lang yan. Taga-mix lang siya ng pagkain.
tagatunaw. Kasi kung hindi niya tutunawin, hindi po makakapasok yung mga pagkain na yon doon sa small intestine. Kaya nga sila tinatawag na small intestine. Tama. Dahil kailangan maliliit lang din ang pwedeng pumasok. Mm. Pero ma'am, may tendency po ba talaga na parang hindi nadadigest properly doon sa stomach pa lang? Pagka may problema yung stomach natin, sana ma-realize niyo yung kanina ni sinabi natin, ang pH niya is 1 to 4. Mm. Yung pag nag-hyperacidity tayo, di ba iniinom natin ay antacid? Mm. Para ma-neutralize. Ah. Pero you need a high pH to digest your food. Tama po. So kung umiinom ka ng antacid, expect mo na hindi well-digested yung pagkain mo. Yes. Mm, okay. So, lahat kasi halos karamihan na pinagmumulan ng sakit sa tiyan. Ang dami-daming mga sakit na yung iba nga, hindi na natin gaanong kilala. Pero sa tiyan sila po nagagaling. Ano? So, yun. Bibig muna, then esophagus, stomach, and next stop natin is the small intestine. So sa ating katawan yung pinaka maliit na intestine, yung unang-unang parte na at pinaka maliit na intestine, yun yung duodenum. Ano po, Dr. Duodenum? Opo. Oo. So sa duodenum, ang nakukuha ng duodenum o yung naaabsorb ng duodenum is the calcium and the iron. So kanya-kanya rin sila ng trabaho na hindi akin 'yan. Ang i-absorb ko lang calcium lang at iron, iyon na 'yun. Ang galing po, no? Ang galing ng pagka-divide. Opo, ang galing ng kanilang separation segregation eh. And then the second part of the small intestine is the jejunum. Yan. Mm-hmm. Ang kinukuha naman ng jejunum is the vitamins, minerals, mga minerals halos ang kinukuha niya. So sa kanya pumupunta 'yon. And the last part of the small intestine is the ileum. Kung saan doon naman naa-absorb yung mga fats at lipases. Uh-huh. Yan. So kanya-kanya sila, and then the rest tapon na. So yun yung journey ng isang pagkain, from pagkain at na-mix and then after noon naging sustansya. Na-absorb na. Kaya nga, you cannot call any food, regardless kung yan man ay mga organics na sinasabi nila or whatsoever, you cannot call it nutritious food for as long as na-absorb ng ating katawan. Mm-hmm. So yan, dumating na siya ngayon doon sa duodenum, ileum, jejunum, and then ileum. Nag-absorb na siya. Naggamit mo na siya. So normally, pagka nagamit mo na yan, hindi ka gugutumin kahit na mga 6 hours dapat. Dapat. Pero dahil kakain ka ulit kasi walang na-absorb. So, intindihin lang po natin, kaya lang naman walang ma-absorb dahil ang pinuno na yung mixing bowl natin, hindi gaanong gumana. Hindi niya masyadong na-digest. Yan, oo. Kasi okay. Tandaan natin, the stomach is for digestion. The small intestine is for absorption. Okay. So kung hindi na digest, hindi niya rin ma-absorb maigi. Mm. Wala kang i-absorb. So that makes sense, ma'am, yung mga junk foods. Tama po ba? Kasi parang kung diyan ma-absorb yung mga vitamins na yan, carbohydrates, wala siyang ganun eh. Wala, so hindi siya nakakabusog. Hindi, for the meantime, mabubusog ka lang, kasi, ma'am. Magugutom ka nga lang kasi ulit. Kasi yung pag na-full, yung napuno yung ating stomach, it will send signals to our satiety center, you are already full. Sasabihin niya sa hypothalamus, busog ka na. Busog ka na. Pero, yung kinain mo, it doesn't mean na masustansya ito. Kasi kung nag-digest man niya, hindi naman niya absorb ng small intestine. Because it's a junk. Ngayon, ito pa, kung halimbawa minirienda mo lang yung junk foods na yon, kasalukuyang nagtatrabaho yung tiyan mo, inistorbo mo na naman siya. Ayun, tama. Inistorbo mo na naman. So, wala rin naman. Pag nag-burp ka, yun din ang lalabas. Hindi yung dating pagkain, yun pa rin siya. Oo. So, ngayon, kung saan naman nadidistribute yan, unang-una, doon sa mga capillaries, yan, ang mga capillaries kasi, yan yung mga ugat na naghahatid ng mga nutrients at oxygen sa iba't ibang parte ng ating katawan, iba't ibang organs. Meron ding lactyl, at saka, ang lactyl naman, meron din siyang ibang kumbaga ito yung mga highways.
na dinadaanan ng mga sustansya kung saan-saan sila pwedeng mag-deliver na organs, tissue o kaya tissues or cells. Ganon din sa blood. Mm-hmm. And then the rest, tapon na naman. So lahat, kaya nga tayo pag kumain, mayroon tayong itatapon dahil may sobra na hindi na siya gamit para doon. Ngayon, ganun pa man, napakaganda. Kaya nga, di ba, ang digestion is napaka-importante dahil yan nga ang magtutunaw ng ating pagkain, yan ang magpapasok dun, yan ang papasok dun sa mga small intestine, mm-hmm. magiging sustansya na gagamitin natin upang ating kalakasan. Tama. Pampalakas sa araw-araw. Subalit, kapag halimbawa, hindi maayos ang digestion ng isang tao, may mga factor ayun tayong na. Pag-uusapan. Tama. So, yung mga factors na yan is, number one, of course, as we age, our enzyme bank diminishes. Mm. Bumababa ang ating enzyme bank. Kaya madalas nating sabihin na yung mga matatanda, mahina na yung kanilang pantunaw. Mm. So usually we give yung mas madaling matunaw. At saka, di po ba, doktora, sorry po sa mga matatandang iba. Kasi kung minsan, dahil mahina na nga ang kanilang pantunaw, mahina na ang kanilang pantunaw, number one, tapos kokonti pa sila kung kumain. Mm. Kaya nga, nagkakaroon ng degeneration. Ang importante kasi, di ba, in-emphasize kanina na digestion starts from the mouth. Kaya yung mga matatanda, ina-advise din natin, mahina na ang kanyang pantunaw, kailangan nguyain niyang maigi yung kanyang kinakain. Tama. Para less work na yung ating stomach. So, ngayain maigi, i-enjoy mo yung pagkain. Ang mahirap man, paano pag walang ipin? Panguya. Panguya? Kasi nandun na sa katandaan eh. Soft diet na. O kaya nga natin, di ba, kaya nung nakaraan, inintroduce din natin yung spirulina. Kasi hindi ka na makanguya eh, di ba? Kailangan mo na sustansya. Kaya nga, nauna nating napag-usapan yung spirulina. Dahil siya matunaw, madali siya ma-absorb. Oo, lulunukin mo na lang yun eh. Superfood. So, yan po, isa sa mga factor na titingnan natin yung poor digestion or affecting poor digestion is the age. Pagka nagkatumatanda na tayo, yung ating enzyme bank, nadi-diminish na yan. Kumukonti na lang siya. So, kulang na yung tutulong doon sa pangtunaw sa ating mga kinain. And then, isa pang factor dyan, of course, yung bad diet, yung mga junk foods. Naku, isa pa yan. Oh, ito na. Oo, wag na natin gaano-ano ito. Medyo kasi itong mga ito, nakakasira pa sila ng, ano pa, doktora, bukod sa ano pa to, mga acidic, nakakasira pa ng enzymes. Hindi lang nakakasira ng enzymes. They are gas-forming. Gas-forming pa rin sila. Kaya nga, bad diet talaga. And then yung isa pang yung unhealthy lifestyle, of course, wag nating kakalimutan 'yan. Oo, kasama ng alcohol intake, and smoking nakaka-compromise 'yan dito sa ating health. Para mag-weaken ang ating pangtunaw sa ating mga pagkain. And then yung third factors, of course, yung stress. Na-experience niyo na pagka-stress ka, naku, para akong nag-acidic. Kasi hindi ka nakakapangtunaw pagka-stress. Kaya, yung tawag na ito, doktora, parang yung pangtunaw, yung panggiling mo doon, hindi ganong gumagana yung gastroparesis. Hyperperistalsis. Hyperperistalsis, hindi siya ganong gumagana dahil na-use up ng iyong katawan, yung effort na para doon na napupunta doon sa stress na na-use up. Kung natatandaan nyo pa rin yung patungkol sa oxidation, pag na-stress ka, talagang mataas stress level mo, ay ang dami mong oxidative stress. Maraming. So, isa yan sa mga factors ng isang pangit o mahinang pangtunaw. And then, yung isa pang dyan, of course, do not always direct or ready within our control. No? Genetic play a role in our digestive health. Meron din kasing factor ito eh. Kasi po may mga genetically predisposed or inherited diseases na related po sa digestion. Kagaya po ng example, one is irritable bowel syndrome. Mm-hmm. Yes, so genetic yan. Halos karamihan. Ano po. So yan yung mga factor. And then of course, itong mga factor na to, these factors lead to improper digestion.
leaving behind a build up of residue doon sa mga undigested or partially undigested food particles. Ito ay mga nagkakaroon ng nagiging they can usher the growth of disease causing organism. Nag-i-stimulate din ito ng mga prolonged inflammation and cause a tissue damage din. So yan yung mga factor ng isang pangtunaw. Kapag merong ganyan, may mga factor, may effect. Cause and effect lang naman yan, di ba? Tama po. Mm. Opo, so yung isa dyan, kain ka ng kain, akala mo lagi kang gutom. Ayan. Mm-hmm. Walang tigil kang kumakain. The more you are eating, the more you are bringing garbage to your stomach because hindi naman siya napuproseso. Yeah. Ngayon, ang daming toxic dyan, toxins dyan, pataba ka ng pataba. Hindi mo alam, akala mo pinapakain mo yung katawan mo pa, yung cells mo. Unknowingly, ang pinapakain mo na pala yung mga fats mo, kaya patuloy kang tataba dyan. Diba yan, yung mga effect ng mga poor digestion, kanina factor, ngayon effect tayo, is the poor nutrition. And of course, yung isa pang effect dito, yung gastroparesis. Yan. Ito yung ano, doktora, yung parang doon sa sphincter na parang ayaw niya ng gumana ng bulb. Kasi gastroparesis po, pag paresis, titigil siya, maparalyze. Titigil. Pinaparalyze niya yung sphincter para imbis na dapat magtrabaho pa siya, ayaw niya na. Ayaw niya na. Kumbaga sa ano, para pong ano, kumbaga doon sa isang bote, ayaw niya na mag-open up. Ayaw na, na-enclose na siya, ayaw, nangalawang na, parang ganon. O, ayaw nang magbukas, ayaw nang gumana ng valve. Kasi meron pong valve dyan eh, at saka sphincter. Yung sphincter. Na dapat synchronize yung pagpasok ng pagkain. Na pagkain at saka pagtanggap ng stomach. Mm. Pagka wala na po siya nun, nag-i-spill out, pabalik sa esophagus, kaya lalong nagkakaroon ka ng problema. Oh. Ngayon, yung esophagus pa yan, doktora, dahil acid yan, di ba? Ang daling makasira sa bone. Yeah. Palagi kong sinasabi po ito, the hydrochloric acid ay dapat confined lang po sa stomach natin. If it goes beyond or below, it will cause irritation. Kasi kahit na ilagay mo yung hydrochloric acid sa skin mo, nasusunog siya eh. Masusunog, oo. So yung hydrochloric acid na yun ay pang stomach lang. Hindi siya dapat pumunta sa ibang lugar. Di ba, doktora, pag lumalabas yan, lumalabas siya sa esophagus, eh dahil ang esophagus, kapit-bahay lang yung heart, kaya nagkakaroon ng heartburn. Mm. Yan. Dahil dyan sa gastroparesis na yan. Yung heartburn naman po, ay ito po ay referred pain. Kasi may phrenic nerve na nakakonect dyan sa stomach natin. Pagka nagkakaroon ng problema, lalo na kung sumasakit, overstretch man siya, or hyperperistalsis, yung phrenic nerve ay na-stretch po siya, it will affect hindi lamang po sa heart natin, papunta sa likod. Kaya yung sasabihin nila na parang napuputulan sila ng hininga because of the phrenic nerve. Yes. Referred pain po yun. Referred pain. No. Ngayon, of course, pagka ganyan, pagka medyo mahina o poor na yung digestion natin, nagsasuffer din yung ating pancreas, kaya nagkakaroon ng sakit ng mga pancreatitis. So, isa yan, itong dalawa na to, effect ito, nung factor ng isang poor digestion. And then, of course, pagkain ka ng kain, hindi natutunaw yung sugar, lahat-lahat. Nagkakaroon ng opportunistic yung mga pathogens. Nako. Oo, nagkakaroon sila ng pagkakataon na sumalakay. Ano to po kasi, yung candida, different species po yon, sa layman's term ay yeast or amag. Amag. Nako, inaamag yung candida. meron po talaga. Yung candida ay can be found anywhere. Anywhere, oo. Pero pagka nakakita siya na, nakakasama. Pero pag nag-overgrowth siya, doon na siya masama. Nakakatulong din naman itong amag o candidiasis natin, di ba? Pero pag sobra na, hindi na. This releases toxic byproduct into your system causing, yan, nagkakaroon ng leaky gut syndrome. Ang dami na nating sakit na napag-usapan. Oo, dami na. Poor digestion lang kanina, di ba? Tama. Pero yung leaky gut
Sige, mamaya na lang. May time pa tayo. Oh, sige po. So yun, ang dami na natin na pag-usapan, masama lang pala ang pantunaw mo. Tumaba ka na, tama. Nagkaroon ka na ng, ngayon tumaba na, lahat-lahat na i-stress na, tapos nagkaroon na ng gastroparesis, yes. Di ba? Tapos meron pang pancreatitis, tapos mayroon pang candidiasis, yung overgrowth ng candidiasis. Ngayon, pumapasok na tayo doon sa leaky gut syndrome. Kaya leak yan, may butas na. Oh. Yan. So, yung mga butas na yan, di ba kanina na pag-ano natin yung candidiasis, yung mga pathogens, di po ba, doktora? They are bumping and hurting. Yan. Pag nasama yan doon sa pag-process, nasama yan doon sa mga small intestine, yung tatlong section ng small intestine natin, those pathogens, they are bumping and hurting the lining of our small intestine. Therefore, wow. Nagkakaroon ngayon ng butas. Kaya nga tinatawag na leaky gut syndrome. Mm. Yan. Oh, sige, mamaya. So, nagkakaroon ng leaky gut syndrome. So, pagka may leaky gut syndrome ng isang tao, may butas na yung kanyang small intestine, irritable na ngayon itong si immune system. Ba't may lumalabas dyan? Dapat wala. Kasi dapat cover dyan, di ba? Na isolated yan ng kanilang parang tubo lang sila na dyan lang sila. So, may nagli-leak ngayon na kinaaayawan ngayon ng immune system. Pagka yung sinasabi kasing butas, pag leaky, huwag niyong isipin na yung malalaking butas. minute po ito na pwedeng mag-leak out yung gastric or intestinal contents. Kaya hindi yung, baka nasa isip nyo, talaga. Nag-leak ay talagang palabas na. Oo. Yung lahat ng kinakain mo ay palabas na. Little by little, kasi very minute leaks po ito. Mm-hmm. Kaya hindi siya magpukos na, kasi kung malalaking butas yan, dililipat na yung tubig. Oh, oh. Sa chan mo, sa abdominal cavity. So ito po ay minute leaks lang po. Pero may lumalabas pa rin po, doktora, kahit na minute siya. Oo, kaya kasi pag sinabi mong leak at malalaking butas, paglalabas po yung fecal material, ikamamatay din po ng tao. Infection. Kaya, infection. Opo, infection ang mangyayari. Kaya no? It will take time. Hindi basta-basta lumalabas yung intestinal contents, kasi maliliit, very minute lang po ito. Napaka-minute nila. Pero doktora, kahit na po minute sila, makakapag-ano po ba sila, makakapag-cause sila ng irritation din, dahil syempre kahit na minute, meron pa rin naglilik, may lumalabas pa rin. Ano po? Kung meron talagang, syempre in time, mag-accumulate yan, syempre it can cause disturbance. Kaya hindi... pero hindi yan kaagad-agad. Matagal po yan. As in, kung talagang nabutas yung bituka mo, spill out yung intestinal content, it will cause peritonitis and sepsis later. So, ginagawa yata nila dyan, doktora, pagka marami ng butas, pwede naman putulin. Ano po? Pagka leaky gut kasi, they cannot, wala pa kasing sinasabi na where are the leakage. Yes. Pero kung may yung mga ulcerations, cavitations, makikita po nila. So hindi pa rin siya makita, ma'am, ng mga endoscopy, gano'n? Hindi pa rin? Hindi po. Okay. Hindi siya makikita. Matindi, no? So ngayon, pag halimbawa merong mga minute o may mga lumalabas na mga bakterya na nandiyan, na nanggaling sa tiyan, na pinagmula nung umasim na pagkain, no? Kahit sa pagka nag-opera ka, nakita mo na yung intestines, hindi mo pa rin? Makikita. Wow, hindi pa rin. Grabe! Wala kang makikita. Kaya nga di po ba, yung autoimmune disease, di ba yan ay kinakalaban niya yung ating sariling immune katawan, ano? Nagde-develop naman kasi yung halos, yung autoimmune disease, nagde-develop yan because yung source niya is because of the leaky gut syndrome nga. Na may mga lumalabas dyan na nakikita ng ating immune system. Kasi our immune system is mostly located yan sa gut. Di po ba, doktora, na dyan sila. So, pag nakikita ng immune system yan, ina-attack din niya, damon niya yan, kahit papano. And then again, it's like COVID, it's like dengue, HIV. Pagka sobrang daming yan, na siguro ang nakakasense lang naman si immune system because they live in the same area. Opo. They're living in the same area. Pag marami-rami na yan, hindi na rin na
lalo na kung mahina yung ating immune system. Mm-hmm. Of course, the immune system will call its army, the antibodies. Kaya nagkakaroon ng na imbis na yun ang yung problema ang aayusin. Hindi. Nami-mistaken ngayon yeah. itong ating immune Sinisira system. Na yun yung ating sariling immune system. So, now, meron tayong effect na ilan na rin yung mga effects natin because of the factors ng poor digestion. And then of course, yung pinakaano dyan is pupunta na yan doon sa autoimmune disorder. Yan. Kasi almost 70 to 80% ng ating immune system located yan sa ating gut. Ano? So pagka may autoimmune na, we will just talk about here yung autoimmune na associated with poor digestion. Mm-hmm. So yan. Tingnan natin dito yung associated and effect of poor digestion. Ano itong mga to? APAS, doktora? Itong APAS kasi po, sa babae, okay. Antiphospholipid antibody syndrome, lalo na pag nabubuntis ang isang babae, yung kanyang developing fetus or baby ay nagiging foreign body sa kanya. Wow. So kailangan kaya matindi. Yung kanyang ang kanyang immune system gusto niyang tanggalin 'yon. Kaya napakahirap na i-handle itong kasong 'to hanggang sa maging mature yung term yung baby. Kailangan mong bibigyan ng anti para hindi niya kalabanin yung kanyang magiging anak. Oo. Kalain mo yun, no? Imagine. Oo. Ang hirap i-handle po ito. Yeah. Pero doktora, ito ha, ang pinagmulan nito, kung titignan natin doon sa digestion. Roots, it's digestion, ang layo, ano? In fact, no, when we were residents, hindi kami nakakarinig ng antiphospholipid antibody syndrome noon. Pero ngayon, very common. Oh, I think Dory was... Yeah. Isa siya sa ganon. Meron APAS, siyang ganon. Oh. May APAS siya. Oh. Diyan ba, ma'am, yung pwedeng mangyari yung mamimili ka? It's either yung bata or yung... Hindi, kasi yung APAS, there are cases na even during the conception, nawawala na siya. Nawawala na. Ah, okay. Kaya even before... Before conception, kung proven na siya na meron siyang APAS, meron nang ibinibigay na gamot sa kanya para mag-conceive siya. So yan, isa lang yan sa mga associated and effect ng isang poor digestion. Tapos kuminsan may makikita rin naman tayong mga tao na parang naaagnas yung kanyang ilong, yung mukha. So yung mukha na yun, ang pinanggalingan nun, tiyan. Ang sakit niya nang galing sa tiyan. Tapos yung isa pa dito, yung lupus, yung may mga sugat-sugat, ano? Ganon din ang pinagmulan ng sugat, ng sakit na yan. Kung titingnan natin, kung tutuntunin natin kung saan sila nanggaling, sa tiyan pa rin. Tama. Lumabas siya sa balat, pero nanggaling sa tiyan. Tapos yung progressive, yung systemic sclerosis, yung may mga sugat, isa pa to. Yan ang mga mahirap gamutin, actually. Napakahirap nito. And then next, yung mga inflammation ng muscle disorder, inflammatory of muscle disorder, galing din yan sa tiyan. Pati rheumatoid arthritis, galing din yan sa tiyan. Kung tutuntunin natin. Tama. Ha? Kalain mo yung mga yan, no? Tapos yung mga nodosa, doktora, yung mga sugat na nagnanaknak, yan, galing din yan sa tiyan. Yung Kawasaki's disease. Yan, isa pa yan, galing din yan sa tiyan. Sakit ng mga bata. Sakit sa mga bata, parang genetic yan, ano, doktora, minana na yan, yung nanay. And then, isa pa, yung mga ugat dito, ano, Brother Conrad, alam mo dito, yung mga halos karamihan to, lalaki, yung mga malalaki ugat dito, akala natin, naiinitan lang, napagod lang. Pero yung mga gel cell gel arteritis, giant cell arteritis, yung mga yan, nasa noon na, pero ang pinagmulan nila, tiyan pa rin. Dahil lang sa maling pantunaw o pangit na pantunaw ng ating tiyan. Pati yung mga sakit sa mga arthropathies. Yan yung mga sakit sa mga ano yan, doktora? Spine. Oo. Galing din yan sa tiyan. Pati yung mga takayasu, arteritis, yung mga inflammation ng mga veins, galing din yan. O, dagdagan pa natin yung mga mahilig na nagkakaroon ng singaw na akala nila, singaw lang. Singaw. Galing din yan sa tiyan. Ang dami, di ba? So, ngayon,
Meron pang iba. Ito pong pinakamalala ng digestive autoimmune disease. Ano? Yung una dyan is the, of course, the Crohn's, Jan's so disease. Uy, Crohn's. Sabi ko, Crohn's disease is ang genetically predisposed for you. Yan. Ano ganun siya. And then the IBD, the inflammatory bowel disease. Galing din yan sa tiyan. And the celiac disease. Ang dami natin sakit na nakikita dito. Of course, yung pinaka-famous yan is the diabetes. Oh, yeah. Yan. Autoimmune din siya. Nasa ilalim din siya ng autoimmune. Sana isang araw, doktora, illustrate natin kung paano siya. Paano ba nangyari? Magmula sa tiyan, esophagus, paano ganito? At paano nagkaroon ng leaky gut? Paano nagkaroon ng autoimmune? Paano nagkaroon ng diabetes? Isang araw po, gagawin natin yan. Babalikan para natin mas maliniwanagan po sila, ma'am. Kumbaga, magiging overview lang ito, ma'am. Opo. Kumbaga, overview lang tayo dito, but we will discuss it one by one para makita natin kung meron silang sakit na ganito, matutuntun nila yung pinanggalingan ng sakit na yun. Tama. Yan. And then, of course, yung aggravation ng GIT disease is the H. pylori. Ayan. Yan. Itong H. pylori kasi, nandun na siya. Yeah. Yes. Pero pagka nag-cause na siya, dumami na siya, it will cause manifestation. Yes. So, ibig sabihin, you may not know na meron ka ng H. pylori. Hindi mo malalaman O pagka nagkasakit ka na lang. Oo. Yung H. pylori, nag-aggravate. For additional information, kaya tinawag na H. pylori, kasi doon siya naglalodge, doon sa may pylorus. Pylorus. So, tinawag na Helicobacter pylori. So, hindi ka magkakamali. Saan makita siya? Sa pylorus. 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 Nag-aggravate yan. And then, of course, yung risk factor associated with digestion, ito na yung nakakatakot. Merong stomach cancer, colon cancer, pancreatic cancer, and the bowel cancer. Lahat po yan, ang pinuno nila yung maling pantunaw o yung mababang pantunaw ng ating tiyan. Grabe. Okay? So, i-discuss po natin ito isa-isa. Apo. Isa-isa. Sa susunod, ano po, doktora, babalikan na lang po natin siya. Apo. Kasi baka mamaya, maubusan na tayo. Opo. So, yan, digestion. Pagdating ng digestion, yung pagkain, yung mga factor at saka effect, at saka, of course, yung mga risk. And the yung mga factors, effects, and the risk. Babalikan po. Maganda kasi pag-usapan ng tiyan dahil ang dami mong tatamaan na yung maraming mga tao na tama. May sakit sila na ganito, pero kumbaga mali yung naaatinan. Very wide topic po ito, kaya marami pang session ni Ma'am Shiela dito. Marami pa po. Pero yun nga, titingnan natin, mas maganda sa susunod, magpre-prepare po tayo ng isang whiteboard. We will illustrate kung saan siya nanggaling, magmula sa pagkain, ano ba yan, para makita natin kung bakit, pati yung sa mga may diabetes na, bakit na hindi sila, nangihina sila, bakit pumapayat sila, bakit ganito ang kanilang nararamdaman, we can illustrate isa-isa. I think we will be focusing more on dito dahil ang daming sakit eh. Kung sa amin po yon ay tinatawag po natin pathogenesis of the disease. Yun, isa-isahin natin sila. Kaya pag may nararamdaman kayo na, bakit parang namamagaugat ko dito, a giant cell arteritis yan. Apo. Galing yan sa tiyan. So, bakit nang galit, tutuntunin natin siya. Yan, tama. Yan. So, yan po. Kumbaga, overviewing lang ito dahil, as we said nga, napakadami nito. Ano po, doktora? Konti-kontiin natin. Baka mamaya, wala na, kukunin na natin. Opo. Opo. Si doktora na po ngayon. Alright. So, again, maraming salamat, Eugene. And Ma'am Shiela, no, na magandang overview ito para dito sa mga live viewers po natin, no, na makikita po talaga natin dito yung effect ng poor digestion. Di ba? Mamantakin niyo po yun, ha. Yung mga sakit po na nakita niyo po diyan sa mga sanga-sanga na yan, bunga lamang po yan ng poor digestion. Which is maganda, tama yung sinabi ni Doc Shiela kanina, na talagang kinakailangan po talaga natin bigyang pansin ito kasi nga ito yung sakit ng Pinoy. Napakaraming at saka hindi kumisa niyo na yung rheumatoid arthritis, di ba? Kung ano-ano nilalagay mo dyan, pero kung ano-ano pinapahid mo, kung ano iniinom mo, pero hindi mo naman ginagamot yung source, yung roots. Yan ang pinaka-importante po sa medicine. Hindi po dapat symptomatic lang ang treatment. You should treat the cause. Kailangan yung pinanggalingan nun, no? Kasi yun nga, di ba, parang nilalagyan mo lang ng bandage yung isa Parang simple lang po. Kung isang tao ay nilalagnat, bigyan mo siya ng
paracetamol, pero anong dahilan? Bakit may dahilan. Yun, may dahilan kasi yun. Yun ang dapat gamutin. Bakit siya nilalagnat? Mm-hmm. Pwede naman ka, halimbawa, pwede naman sa isang diabetic na tao, pwede naman siyang mag-metformin. Of course, dapat. At saka pwede rin naman siyang mag-insulin. Kaya lang, for life yan. Kumbaga, condemn kang habang buhay mong gagawin mm-hmm. yan. So, ano ang pwede mong gawin na, of course, aside from lifestyle, ano pa ang pwede mong gawin para naman kahit papano mapigilan o ma-repair natin yung primary na pinanggalingan niyan kung bakit nagkaroon ng diabetes yung isang tao. Ayun. So again, ay maraming salamat po sa napaagandang discussion po na yan, no? At kasi inabot na tayo ng ating oras eh, no? Tulad nga na sabi ni Ma'am Sheila, kung tutuloy-tuloy niya pa yan, marami pa po yan. Pero maganda, next time na pagtatalakayin po nila yan is per disease na. No, maganda yun. At least dalawang disease sa isang session po natin para at least mabigyan pansin po natin bakit nga ba nagkaroon ng diabetes? Bakit nga ba nagkaroon talaga ng Crohn's disease? Ano ba yung kinalaman ng poor digestion doon sa Crohn's disease? Yan ang pinakamagandang matalakay. Opo, itutuloy-tuloy po natin yun para dito muna tayo para at least kahit pa paano magkaroon sila ng yung idea. Makatulong din naman doon. Mabigyan tayo ng overview. Oo, i-overview natin siya, iisa-isahin natin. Si doktora kasi apas talaga, syempre the best sa kanya. Alam mo, sabi ko, ano ba yung apas na yan? Nung una, hindi ko alam kung ano ba yan. Ba't may sakit ba na apas? Kasi tama si doktora, wala yan noon. Uh-huh. Pero ngayon, napaka-common na eh, di ba? Mm-hmm. Napaka-common na ngayon. Sana, ito lang po, sana ma-appreciate niyo po. Mm-hmm. Palaging sinasabi, ay kung natatandaan niyo pa yung isang commentator noon, knowledge is power. Yeah. Tama, di ba? Oo. Gagawin naman natin yung ating makakaya na tuntunin natin hanggang mahalukay natin yung ugat ng mga yan. Yeah. Kasi definitely bawat bunga na nagnanandiyan, may ugat na kinukuhanan ng source yan eh, yeah. Di ba? Titingnan natin siya sa susunod. Okay. Para hindi tayo palaging ignorante. Yeah. Mas maganda na malalaman natin lahat ng ugat. Bakit nagkakaroon po tayo ng sakit? Yeah. All right. So again, maraming salamat po sa ating mga guest speakers, no? At inabot tayo ng ating oras ngayon, kaya bukas na po natin i-announce yung mga winners po na sa ating load. Pero bago tayo magtapos, no, ipapaalala ko lang muli yung ating promo para po sa ating Friday promo sa Nutrition Month po natin. May mga nag-submit na po kay Ma'am Baby. Ay, hanggang bukas po, please, no, mag-submit po kayo ng diet or criteria na ibinigay po ni Ma'am Cez, which is high protein, low carbohydrates. Yan. High protein and low carbohydrates po ang dapat po ninyong lutuin. At i-submit nyo po yung picture na yan together with the ingredients kay Ma'am Baby Baguion po. Alright, so again, maraming salamat po. Bago po tayo magtapos, ay bibigyan ko lang ng huling pagkakataon, makabati ang ating mga guest speaker. Okay, sige na ma'am. Oh, maraming salamat po and see you next time. Dr. Eugene, maraming salamat. Alam ko na i-istorbo na kita. Maraming salamat din po. At kadagdagang kaalaman din po. At sana nga po ay lahat po tayo ay natuto. Ayan, maraming salamat po muli. At sana po nag-enjoy at marami po kayo natutunan ngayong araw po na ito. Again, wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.